Hello mga Mars! Welcome back to my channel. Matapos ngang mapanood ng karamihan, lalong-lalo na ang mga Pinoy, ang pananampal o ang pagsampal ni Will Smith kay Chris Rock sa nangyaring awards night ng Oscars 2022. Si Chris Rock lang naman ang host ng Oscars. Ito nga ay talagang super viral ang ginawa ni Will Smith sa 94th Academy Awards. Ayun nga sa pangyayari ay hindi nagustuhan ni Will ang biro ni Chris Rock na isa itong comedian star sa asawa ni Will Smith na si Jada Pinkett Smith sa insidenteng nangyari sa awards night sa Los Angeles, California noong March 27, 2022. Itong insidenteng itong pananampal sa host ng nagaganap na awards night ay hindi na ito bago sa mga artistang Pilipino kasi nangyari na rin pala ito dito sa atin. Si Rudy Fernandez ang artista at ang host naman ay si Bert Tawa Marcelo. Naganap ang awards night na ito noong April 1991, 14th Gawad Urian sa main theater ng Cultural Center of the Philippines. Ang kaibahan nga lang sa naganap na pananampal ni ng Philippine artist na si Rudy Fernandez kay Bert Tawa Marcelo ay nangyari ito sa backstage ng CCP. Hindi ito nakuhanan ng camera, unlike sa Hollywood ay talagang kuwang-kuwa sa camera. Libo-libo ang nakapanood nito. Unlike nga dito sa atin ay yun nga backstage. Si Bert Tawa ang main host sa naturang awards night. Ang mga co-host niya dito ay sina Vilma Santos, Snooki Serna, ang misis ni Rudy Fernandez na si Lorna Tolentino. Sa audience naman ay magkatabi sina Rudy Fernandez at ang kanyang kaibigan na si Philip Salvador na bibigyan din ng awards bilang isa sa pinakamahusay na aktor noong dekada na yon. Habang commercial break nga at sa harap ng mga manunood, nagsalita si Bert Tawa. Sabi niya, quote and quote, "Oh, tingnan mo mga action star na yan." Yun nga, sina Philip at Rudy. "Mga action star na yan, pero nag-holding hands." At hindi ito nagustuhan ni Rudy Fernandez ang joke ni yung main host na si Bert Tawa. Pinuntahan niya ito sa backstage at sinampal ang comedian main host award ng gabing yon. At ang mga naka-witness nga doon sa pananampal ni Rudy Fernandez sa host ng gabing yon ay ang mga tao lang na nasa backstage. Kaya mas nauna pala tayo dito, charot. Minsan kasi ang biro ay minsan ilagay din sa lugar tulad nung kay Will Smith dahil biniro ni Chris Rock ang looks ng kanyang asawa na nagpakalbo, hindi niya kasi alam na may sakit palang alopecia ang kanyang asawa. At ito namang mga actors natin ay hindi nga nagustuhan dahil nakitang nag-holding hands. So anong iisipin mo? Sabi nga niya, eto mga action star na to, tapos nag-holding hands pa. Kaya hindi nagustuhan. Yun, nakatikim. Kaya minsan ang biro, minsan ilalagay din natin sa lugar. Kasi may mga biro na hindi masasakyan ng ibang mga tao. 20 years na palang wala si Rico yan. Namatay si Rico yan noong March 29, 2002. At nitong huli nga lang, ishinare ni Claudine Barreto na naimbitahan siya ng mother ni Rico yan para sa 20th death anniversary ni Rico yan.
At sa Instagram account ni Claudine Barreto ay ishinare niya ang photo kasama niya ang mami ni Rico yan na nakahug pa siya. At ang sabi nga niya sa caption, quote and quote, "Salamat sa pagpunta ninyong lahat. Thank you, Tita, for inviting me. Rico is so happy right now. Sobrang saya niya. Isa lang talaga yung hinihingi ko 20 years ago na huwag natin siyang kalimutan. Pero ginawa niyo talaga. So thank you so much." Kung matatandaan niyo, namatay si Rico yan habang nagbabakasyon noon sa Palawan. Ito ay year 2002, March 29. Ibabahagi ko lang, isa din akong avid fan ni Rico yan. And that's it mga Mars, thank you for watching at huwag niyo pong kalimutan mag-comment below kung ano po ang reaction niyo sa scoop na ito. And don't forget to like this video, share and subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo if ever may bago akong upload. Thank you for watching. Bye!